Hello guys! Welcome muli sa Noah's Garage. Pag-uusapan natin ngayon guys kung ang oil catch can ba ay nakakasira sa inyong turbo. So marami akong natatanggap na mga comments sa inyo, mga tanong kung nakakasira ba talaga yung oil catch can sa turbo ng ating sasakyan. So marami akong video guys tungkol sa blow-by, tungkol sa turbo cleaning at marami pang iba. Sana mapanood nyo yun para may background kayo sa explanation na ibibigay ko. Ano? So disclaimer lang, opinion ko to. Kung magugustuhan ninyo yung explanation ko, di mabuti. Ano? Pero syempre, free kayo na mag-comment sa baba ng inyong opinion. Okay guys? So bago tayo magsimula, mag-subscribe kayo. Iyong. Malamang na napanood nyo na guys yung turbo cleaning video na ginawa ko sa Montero ko. Kung meron kayong sasakyan na may turbo, kahit hindi Montero ang inyong sasakyan, pwede nyo gawin yung procedure na iyon para linisin ang inyong turbo, okay? So marami sa inyo ang nag-comment doon, nagpasalamat, na-appreciate yung cleaning video na yun. At marami sa inyo ang talagang nagawa na yun sa inyong mga sasakyan. Marami rin akong comment na natanggap na baka daw ito ay makasira sa turbo. Kasi mababawasan daw yung oil na naglulubricate doon sa loob ng turbo. At lalong-lalo na may oil catch can yung aking makina. So ganun ba talaga yun? Talaga bang nakasira yung oil catch can sa ating turbo, ganoon din sa entire engine natin. So paliwanag ko sa inyo, bigyan ko kayo ng background ulit though naipaliwanag ko na ito sa mga previous videos ko. Bigyan ko kayo ng counting background ulit kung paano nag-work ang oil catch can. Okay guys, so ito yung ating oil catch can. Meron akong video niyan kung paano mag-install para malaman din ninyo yung installation process ng oil catch can. So sa mga diesel engines, meron siyang tinatawag na diesel. Breather. Okay, yung breather, ito yan. Yung pipe na nakahusli dito sa ating valve cover. Okay, so yung breather, yung stock na setup, yung breather na yun, may pipe papunta dito sa inlet ng turbo. Okay, sa air intake natin. Yan, pero since na meron tayong oil catch can, dinadivert niya yon. Kasi yung oil vapor, yung hangin na galing dito sa ating valve cover do sa crankcase natin, yun ay mga halong fuel, oil, water na naiipon o napupunta sa ating air intake system. Kaya nakita nyo na naglinis tayo ng intercooler, naglinis tayo ng intake manifold, ng EGR. Sobrang dumi, di ba? Mga throttle body, may mga oil siya, may mga carbon deposit siya. Yun ay dala ng oil vapor na galing sa ating crankcase. Kaya meron tayong oil catch can. So ang ibig sabihin, ang trabaho ng oil catch can is to catch oil mula sa ating crankcase. Ayan. So yung proseso, pagka pumasok dito yung oil vapor, yung hangin na may oil, papasok siya dito, masasala niya yung oil na yun. Supposedly, yun ang sabi nila. Tapos babalik yung oil na yon, yung oil vapor na yon, papasok ngayon dito sa turbo. Which is yun naman talaga ang normal na proseso nun. So, pumunta lang dito kasi para masala ng kaunti yung oil na yon. Para pagpunta dito is pure gas siya, no? Pure air. Kasi ito yung air intake natin, di ba? So, pupunta dito yung air, yun naman ang kailangan ng ating engine para mag-burn ng fuel, para tumakbo yung ating engine. Ngayon, ang problema, ang sabi nila, kapag meron kang oil catch can at nilinis mo daw yung turbo, masisira daw yung turbo kasi wala nang oil mist na tinatawag na maglulubricate sa ating turbo. Ang perception na yon ay medyo malayo sa katotohanan, in my opinion. Bakit? Kasi unang-una, itong oil catch can ay malilesen lang niya yung oil. Okay? Hindi niya completely matatanggal o masasala yung oil na yon. In fact, kung napanood din niyo yung turbo cleaning video ko, di ba tinanggal natin ito? Tinanggal natin ito eh.
Ano ba yung nakita nyo guys nung tinanggal natin ito? Di ba may nakita kayong ano, oil vapor, yung mga gases na umuusok? Yun yun guys, no? So meron pa rin siyang oil vapor na pumapasok dito. Hindi siya totally mawawala. Second, walang masama sa paglilinis ng turbo. Okay? Cleaning your turbo is never a bad thing. Okay? So, take note nyo yun guys. Pag naglinis kayo ng turbo, ng intercooler, ng intake manifold, throttle body, EGR, system, hindi iyon masama. Okay? Sasabi ng mga mekaniko, masama daw kapag may oil catch can. Bakit magiging masama? Sinasala nga niya yung oil na bad sa ating intake system. Okay? So, hindi masama na linisin natin yung turbo. Bakit? Kasi yung turbo, over time, pag ginagamit ninyo, over time, talagang nagiging polluted yan. Okay? Nalalagyan siya ng kung ano-anong mga residues ng oil, everything. So, kailangan siyang linisin. Hindi pwedeng pabayaan lang na ganyan ang turbo natin. At eventually, ang turbo, may oil catch can man o wala, masisira at masisira ang oil natin, yung turbo natin. May oil catch can man kayo o wala, masisira ang inyong turbo. Kasi katagalan na, katandaan na. Okay? Katagalan, magkakaroon ng leak yan. O baka ma-blown pa yan, di ba? Hindi natin alam. No? So, paliwanag ko sa inyo kung bakit hindi nakakasira ang oil catch can sa turbo. So, unang-una, totoo yung sabi ninyo. Sabi ng marami na kailangan ng oil para ma-lubricate ang turbo. Ngayon, paliwanag ko sa inyo guys. Ano? Yung turbo, meron niyang inlet fan at outlet fan. Di ba? Outlet fan dito, papunta sa exhaust, ito yung sa intake. So, sa gitna niyan, meron niyang oil. Okay? Meron niyang oil sa gitna. So, bakit guys nasabi ko na merong oil sa gitna? Nakita nyo ito? Kita ko sa inyo ha. Yan. Ang tawag dyan guys ay oil feed line. Okay? Nung in-install itong turbo na ito, nilagyan ng oil yan. Okay? Meron niyang oil feed line. So, ibig sabihin, para malubricate yung loob niyan, meron niyang oil sa loob. Yun yung lubrication na tinatawag. Okay? So, makita ninyo, meron naman ditong pipe. Hindi lang kasi kita dito, no? Dalawa yung pipe na nandito. Kung titignan ninyo yung montero ninyo, kung montero sa sasakyan ninyo, may dalawang pipe yan. Minsan, sa ibang sasakyan, isa lang. Yun ang tinatawag na inlet pipe. Nagmumula iyon sa inyong oil filter. Ha? Yung oil filter ninyo, yun yung nagsusupply o nagpa-pump ng oil papunta sa turbo ninyo. Okay? So, yung turbo ay merong lubrication. Kahit na walang oil na pumapasok mula sa oil catch can. Okay? So, ibig sabihin, yung lumalabas sa breather na pumapasok dito sa air intake ninyo ay talagang dapat salain. Kasi, hindi yun nakakabubuti sa inyong turbo. Okay? So, yung turbo ninyo, meron siyang sariling oil pipeline. So, yung pipeline na yun, mula sa filter oil ninyo, meron pipe doon. Pag pinump yung oil na yun, papasok dito sa turbo, yun yung naglulubricate. Saan pupunta yung oil na yon? Meron ding exit doon. Meron ding outlet, exhaust pipe dito sa ilalim, no? Hindi ko lang siya ma-videohan. Pero kung titingnan niyo yung turbo, yung sistema niya, ganun na ganun, guys, no? Meron yang pipe. Yung pipe na yon papunta naman doon sa drain pan niyo, sa oil drain pan. Okay? So ganun yung cycle niya, guys, no? So nawala ba yung lubrication ng turbo? Nawala ba yung oil? Hindi guys, meron pa rin siyang oil sa loob. Okay guys, so sana naipaliwanag ko sa inyo ng malinaw kung paano gumagana o nag-work ang oil catch can at kung paano ito nagiging beneficial sa inyong makina. Ganun din sa inyong turbo. Maraming mga eksperto guys na talagang nire-recommenda ang oil catch can. Kaya naman wala kayong makikita sa YouTube o sa internet na hindi nagre-recommenda ng oil catch can o nagsasabi na ito'y nakakasama sa turbo o sa inyong makina. Pero syempre guys, nasa inyo pa rin ang desisyon kung magpapakabit kayo ng oil catch can o hindi. Sana lang naipaliwanag ko ng malinaw sa inyo yung aking opinion may kinalaman sa turbo, okay? Tsaka sa oil catch can. So sana nagustuhan ninyo ang video na ito. Pakisayo na i-like ito at mag-subscribe kayo guys. Ano? Maraming salamat. Sa ulitin.